Kita yung nasa likod. Forward na. Matagos. Matagod yung tower. Matagos yung tower. Mayroon dito sa mga kapan ko. Ito yung pinaka-cover natin. Ayun siya sa palita. Kaya lang sa dulo may kalaban. Kaya nga. May flag nila, dalawa. Nakabantay. Hit! Ang sniper! Hit, hit! Both sides may bomba. So ang objective, dalhin yung bomba doon sa starting point ng kalaban. Ang unang makakagawa nito, sila ang panalo. Kita sir. Ay. Ay, kasama tayo. Kumain ay ko, Ben.
Ayan siya daw. Sabihin na rin pa ako. Sir, hindi na ako. Nakala ko, ang sinangbang mo, si Apple. Kasi nakakita. Nasa likod mo siya. Hindi ko kasi nakita. Kaliwa kanan. Ayun. Okay, so napalad ko na yung video ng scope cam at masasabi ko na maganda yung quality, malinaw. Compare sa mga nagamit kong scope cam before, although yung mga nagamit ko naman kasi dati mga cheaper na klase, mga ang price range nun from 3,000 to 2,000. Ito namang scope cam na nabili ko kay Sir Julius, ang price ito is 7,857 kasama na yung shipping from Thailand papunta dito sa Philippines, dito sa amin sa province sa Nueva Ecija. So, matagal din inabot yung battery niya bago maglobat. Nakapitong game kami. Although sa pang 7th game namin, naglobat na siya, nagbattery empty na siya. Sa 7 games, sabihin mo nang ang per game namin, nakaka 10 minutes kami. More than 1 hour din yung ano, yung tinagal ng battery niya. Kasi from the start ng game, inoon ko na kagad yung scope cam. Hanggang sa matapos yung game, tagal yung battery life niya. Pero kung ang game niyo is full day, from morning to afternoon, dapat talaga magdadala ka din ng kung hindi ka bibili ng extra battery, magdala ka ng power bank para i-charge mo siya between games. Saka magaan lang siya. Hindi mo maramdaman doon sa rifle na nakakabit kasi lightweight lang siya. So, okay yung quality niya, malinaw, maganda. Ma-recommend ko to sa mga ibang airsofters na gustong gumawa ng vlog or gusto lang na makita yung mga games nila. So, kung nag-enjoy po kayo sa video, pa-like po at subscribe. See you po sa next episode. Thank you po at God bless.